Hello Fire Signs! Welcome again dito sa ating channel. Silipin natin yung kabuuan ng second week of March ninyo. Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. So ito ay collective reading. So this may or may not resonate to also. Kunin nyo lang ano yung part ng reading na nagre-resonate. And also, welcome dun sa mga cross-watchers kung nakaka-resonate po kayo para rin sa inyo itong reading na to. Welcome doon sa mga bago dito sa ating channel. If hindi pa po kayo nakaka-subscribe, subscribe na po kayo and then tap nyo na rin yung bell icon. At syempre, thank you so much doon sa mga walang sawang sumusuport at nagsusubaybay dito sa ating channel. Okay, dun sa mga gusto mag-avail guys ng personal reading, like and follow my Facebook page, PM nyo ako doon. Yung link at details nakalagay sa description itong video. Overall energy mo for March second week is nightmare. Uy. So ito yung mga fears mo, no? Fire sign, baka napaka dami mong ino-overthink lately or marami kang mga kinakatakutang mangyari. No? Yan. So baka pati sa panaginip mo hindi ka nilulubayan yung mga bagay na yan na kinakatakutan mo, no? Tignan pa natin yung surrounding energies mo for second week. Kaya yung mga parating sa'yo this second week. Robbery. Oh, God. Mag-ingat sa mga magnanakaw. Fire signs. Ingat-ingat, no? Sa bahay nyo man yan, o kahit nasa labas kayo, mag-ingat kayo, no? Maging alert. Siyempre, kailangan magdasal para sa protection. At meron ka ditong hesitation. Baka ikaw ay nagdadalawang isip about something, no? Or baka merong may bagay na na tinitimbang alimba dito sa dalawa, ayan. Hesitation, confusion, worry. Bukod sa nag-hesitate ka, yun nga, nalilito ka. No? Nalilito ka, alimba talaga. Napaimbang energies for the second week of March. Para kay Fire Signs, Aries, Leo, Sagittarius. Fury. Oh, mukhang may naglalagablab na galit dito. Offense, madness, no? Unpleasantness. So, parang nafe-feel ko unstable nung energies mo this second week of March. Fire Signs, no? So, kailangan mong mag-meditate, kailangan mong i-ground yung iyong energies, no? Kasi meron ka ditong, may mga fears, insecurities yun. Maaring insecurities din yan, fears, nightmares, insecurities, meron ka ditong hesitation, confusion, and worries, tapos ngayon meron ka pa ditong fury, tsaka madness, no? So, napaka-erratic ng iyong energies this second week of March. Kailangan ng grounding, kailangan ng cleansing, no? Tingnan naman natin pagdating sa iyong love life. Making healthy choices in love and in life, self-love, self-care, being happier, no? So, maaaring yan yung mga paparating na energy para sa iyong love life, no? Mas magiging, wise. Pagdating sa pagpili, no? Pagdating sa mga pagdidesisyon or paano ba? Pagdating sa pagpili ng partner, no? So, kung single ka ngayon, yan, siguro mas magpo-focus ka muna ngayon sa self-care, no? And self-love.
Tsaka parang mas magpo-focus ka na kung paano ka mas magiging masaya. Okay? Meron ka ring hammer, no? Rebuilding. Okay, yung nakita ko dyan is nire-rebuild mo muna itong sarili mo bago ka pumasok sa isa panibagong relationship. At sa tingin ko mukhang hindi ka pa ready, no? At yun nga, kasi magpo-focus ka muna sa iyong well-being, sa ano, sa self-care and self-love sa sarili mo, no? So pagka okay ka na, na-feel mo na okay ka na, no? Doon ka pa lang siguro magiging ready uli na mag-commit. Ano pa, angels and guides para sa second week of March ni Fire Signs. Meron kang Page of Swords, no? Baka meron ikaw ka-deal na ano, na air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? Mas, pwedeng mas bata sa iyo yan. No? Or maaaring merong someone spying on you, no? You could be spying on someone, or someone is spying on you. Kumukuha ng impormasyon sa iyo, nagmamarites, nagtatanong-tanong, or pinag-aaralan ka, or inoobserbahan ka, no? Ito, may maganda ring ditong ano, companionship and union. So whatever this union is, mapa-businessman yan, mapa-romantic, ay mukhang magiging okay kayong dalawa. In harmony kayo with this person, no? Mukhang kasundo mo yung person na yan. Meron talagang decision dito and confusion, no? So mukhang meron ka talagang pinagpipilian. The second week of March. May tinitimbang ka talaga dito. Ayan, oh. Meron ka talagang ano dyan, pinagpipilian. At hindi matatapos yung dilema na yan hanggat hindi ka nakakapili dyan. Kung ano man yung dapat mong pagpilian hanggat hindi ka nakakapag-desisyon. So, napaka-importante ng decision mo this second week. Kaya lang nga, ang problema is unstable lang iyong energies and emotion. Emotions, no? Labo-labo. May galit, may takot, may confusion, may hesitation. No? Unstable. Very unstable lang iyong emotions. So, yun yung kailangan mong i-work out, no? Meron kang King of Swords, no? Dalawang air sign energies na itong nandito. Isang mas matured person na Gemini, Libra, Aquarius, and then isang mas bata or immature na ano, air sign, Gemini, Libra, Aquarius, no? So, kung hindi person ito si King of Swords, no? Alam mo na ibig sabihin niyan na kailangan mong maging logical, kailangan maging on point ang pagdidesisyon mo, at huwag mong gagamitin yung emotions mo pagdating sa pagdidesisyon, no? Kailangan mong gamitin ang logical side. Yun yung advice ni King of Swords para sa iyo the second week. The Hermit, Virgo energy naman ito, no? Maybe you're also dealing with an energy with a Virgo person. Okay, you have to look inwards. You have to examine what is deep within your heart, no? Maaring yun yung nagkukos ng confusion sa iyo eh. So, listen to your heart, fire signs, no? At sa tingin ko yung answers na hinahanap mo ay nandun sa kaibuturan ng puso mo, okay? Tignan pa natin ang closing message from your angels.
So, angels and guides, ano yung advice or closing message mo for fire signs this second week of February? Additional na message, no? Be assertive. No? You have to assert your feelings, you have to assert your opinions, no? Kailangan mong make it sure na naiintindihan nila yung intentions mo tsaka yung ano point of view mo. Okay? So yan yung mga messages para sa fire signs this second week of March. I hope nagustuhan niyo tong reading. Don't forget to like and share this video. Don't forget to subscribe kung hindi ka pa nakaka-subscribe, and don't forget to like and follow my Facebook page. Doon po kayo mag-PM kung gusto niyo ng private or personal reading. Details at link is in the description of this video. Take care. Good luck. Kita-kits sa susunod na reading.